Welcome to our program, Health Talk Companion Doc. I am your program host, Dr. Thelma Relo de la Cruz. This TV program is the initiative of the Calibo Cable TV in partnership with the Akban Medical Society, PFP Akban Chapter, PCP Capiz Akban Chapter, and the Akban Provincial Health Office. In celebration of the World Kidney Day on March 9, our topic for this segment is about the kidney, but specifically chronic kidney disease. Alam natin, maraming sakit sa kidney, pero this time, yung chronic kidney disease na pag-usapan natin. At saka, pag-usapan natin all about it, ma'am, yan ang ating guest. So, what is World Kidney Day? So, ito is celebrated worldwide on the second Thursday of March. This year, it is on March 9. So, it is a global campaign with the purpose of raising awareness of the importance of our kidneys to our overall health, and at reducing the frequency and impact of kidney disease and its associated problems worldwide. So, sabi ko nga kanina, chronic kidney disease ang pag-uusapan natin. Ito is yung progressive, meaning to say, palalang-palala na nawawala yung function ng ating kidney o bato over periods of months of years. Ito nangyayari ng isang araw, isang linggo. Of course, it is a non-communicable disease, hindi siya nakakahawa, and our statistics will show that isa sa 10 tao sa buong mundo ay nagkakaroon nito. Although the severity can vary, so sinasabi yun ng doktor mo na, ay, ano ka, stage 1, stage 2, ganun, it is incurable, meaning say, hindi magagamot, and the causes the patient to need lifelong care. So, panghabang buhay halos na pag-aalaga. So, ang guest ko ngayon ay mag-explain siya about itong sakit na ito. Siya ang nephrologist, so meaning to say, siya isang doktor na nagdalubhasa sa sakit na ng bato o kidney. Siya ay from Tigayon, Calibo, Aklan. She finished her Doctor of Medicine at the Iloilo Doctors College of Medicine. She finished her nephrology fellowship training in UPPGH Manila. Presently, she's the head of the Department of Internal Medicine and Dialysis Unit of the Doctor of LS Tumulong Hospital. She's the head nephrologist of the St. Gabriel Hospital Dialysis Center. She's a fellow of the Philippine Society of Nephrology and also a fellow of the Philippine College of Physicians. She is the CMA coordinator of the Akban Medical Society. She holds clinics at the MMD clinics Monday to Thursday, 1 p.m. and at the Panay Healthcare Hospital only on Wednesday at 10 a.m. So, ladies and gentlemen, please welcome Doctora Marimel Billiones Bignadise. Thank you, Doctora Marimel, ha, sa invitation ko again. Good day, Doc. I would like to thank you for inviting me to talk or mag-salita dito sa inyong stage, sa inyong programa. And also, I have to thank the Calibo Cable for giving us the opportunity to share some of our information regarding chronic kidney disease. So, yun nga, sabi ko na yun, marami sakit sa kidney, no? Pero dito lang tayo sa chronic kidney disease. So, syempre, medyo technical to. So, paki-explain niya ito in layman's term, ano ba itong chronic kidney disease? So, ang ating topic ngayon ay chronic kidney disease. Ito ay isang sakit na dahang-dahang pagkawala ng ating kidney function. So, dito, madidiscuss natin kung ano ba talaga ang chronic kidney disease. Sino ba ang mga taong pwedeng apektado or pwedeng magkakaroon ng sakit na ito? At paano ba ito natin nakukuha or paano nagkakaroon ang mga taong may sakit na sakit sa bato? So, sa ngayong buwan ng Marso, tayo ay magse-celebrate ng World Kidney Day. Ito ay isang campaign natin lahat, lalo na sa aming mga dalubhasa sa kidney, ang magpanlawakang awareness or information tungkol sa ating edukasyon sa ating sakit sa bato.
isa sa mga tema namin dito ngayon is preparing for the unexpected and supporting the vulnerable. So, ibig sabihin, dulot ng mga unexpected nating global na mga problema worldwide sa ating mundo, we have to support the group of patients who are vulnerable one. So, isa sa mga halimbawa nito ay ang ating mga pasyenteng may sakit sa bato. So, tayo ay pre-prepare natin sila pag sakaling meron tayong mga sakuna. Lalo na nung recent year or last 2 years ago, yung COVID-19 infection. So, itong mga grupo ng patient yung ating binigyan ng awareness or information sa kanilang mga kalusugan. Lalo-lalo na yung mga pasyenteng nagda-dialysis. Na nagkakaroon tayo ng problema sa mga healthcare access nila. So isa sa ating mga layunin or kaming mga espesyalista sa bato ay inyong kaakibat para magkaroon kayo ng tamang impormasyon at edukasyon kung paano iwasan ang sakit sa bato at paano natin labanan ang sakit sa bato. Okay. So syempre, pag sinabi nating kidney, alamin muna natin ano ba itsura nito. So paki-describe nga ano itong bato na ito. Hindi yung bato na bato dyan sa karsada. Dito sa ating diagram na ito, makikita ninyo ang ating anatomy or structure ng ating kidney sa ating katawan, no? Ang ating dalawang kidney ay makikita sa pinakamababang bahagi ng ating tadyang, sa bandang likuran, sa likod or sa gilid ng ating spine or gulugod. Ang isang tao ay pinanganak na may dalawang kidney. Ito ay hugis patani, no? Pear shape or bean shape. Pero ang isang tao ay pwede pong mabuhay na iisa lang po yung ating kidney. So dito makikita natin ang ating dalawang kidney. At dito natin makikita kung saan nagproproduce tayo ng ating ihi. Ito ay dumadaan sa dalawang tubo. Makikita niyo ang dalawang magkabilang tubo pampunta sa ating daluyan ng ating ihi, which is the storage or imbakan ng ating ihi. So, yun yung tinatawag nating urinary bladder. So, dito nag-iimbak tayo ng ihi approximately mga 400 to 500 ml. At ito ay dumadaloy palabas sa ating urethra. So, ang ating dalawang kidney ay nagproproduce ng 140 liters ng dugo every day. So, ito ay maraming mga functions. Kabilang sa mga functions ng ating kidney ay nagpapalabas ng tubig at dumi sa ating katawan. So kapag ang tao ay nagkakaroon ng problema sa kidney, hindi natin maipapalabas ng 100% ang dubi at nag-sustay yung ating mga water or nag-water retention tayo kasi ang kidney natin ang isa sa mga nagpapalabas ng tubig sa ating mga katawan. Ang isang responsibilidad ng ating kidney ay ang pagbabalanse ng ating mga electrolytes or chemicals sa ating katawan. Dito ay halimbawa ang ating asin, ang ating potassium, ang ating magnesium at ang ating phosphorus. Kung tayo ay nagkakaroon ng problema sa kidney, halimbawa, imbalanse ang ating asin sa katawan, tayo ay nagkakaroon ng problema sa ating pag-iisip. Halimbawa rin po yung ating pagtaas ng potassium, hindi siya dagli ang nailalabas pag nagkakaroon tayo ng problema sa kidney. At pwede po nitong maapektuhan ang pagtibok ng ating puso. Ang pangatlong responsibilidad ng ating kidney ay pagkakaroon ng pag-control ng ating blood pressure. Meron po tayong tinatawag na hormone or sustansya sa ating katawan na doon siya pinoproduce or doon siya pinoproduce sa ating mga bato. So, ang ating hormone na renin, ito yung nagkocontrol ng ating blood pressure. So, kung tayo ay nagkakaroon ng problema sa kidney,
nagkakaroon po tayo ng mataas na blood pressure. At kuminsan, nagkakaroon tayo ng tatlong antihypertensive na medication na ginagamit. Ang next po nating responsibilidad ng ating kidney ay ang pagbalanse ng ating calcium and bone metabolism. Ang ibig sabihin nito ay ang ating kidney ang nagproproduce ng ating vitamin D na nagtutulong sa pag-absorb ng ating calcium sa katawan. Ito, ang calcium ang tumutulong sa pagkakaroon ng malakas na buto. Ito rin ang sanhi na hindi nagpo-form ng maganda ang ating bones at nagkakaroon sa mga batang may kidney failure ng growth retardation. Ibig sabihin, hindi sila lumalaki. No? So, makikita natin ang mga batang may sakit sa kidney, nagkakaroon sila ng growth retardation. Ipagpatuloy natin itong mga function ng kidney at pagkatapos lamang ng ilang reminders. Bago niyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol dun sa huling function ng ating bato o kidney. So, ayan, nabanggit na kanina yung apat. So, marami talaga yun, no? So, ano itong huli, Dr. Mary? Ang huli at importanteng function ng ating kidney ay ang pag-produce ng ating red blood cells sa ating katawan. Kasi meron tayong isang hormone na responsable sa pag-produce ng ating red blood cell. Kaya pag ang pasyente ay may kidney failure, kalimitan sila ay namumutla. Bumababa ang kanilang hemoglobin kasi ang pag-imbak ng ating red blood cell ay kulang. So, tingnan mo yung mga function niya kung nag-fail na o nasira na yung kidney. Yun lahat yung nabanggit ni Dr. Mary Mill, yun ang mararamdaman. Pero hindi yan agad nararamdaman, di ba? So, ano, paki-explain niya itong, ano, itong magandang picture na ito. Tayo po ay napakaswerte, no? Kasi ang ating kidney ay 24 hours na nagtatrabaho sa ating katawan. So, ang ating kidney ay sumasala ng around 140 liters na dugo araw-araw para bumuo ng 1 to 1.8 litro ng ihi sa ating katawan. Ito ay tumutulong para lumabas ang ating toxin or lason sa ating katawan at pagbalanse ng tubig sa ating katawan. So, ano nga ba ang ating chronic kidney disease? So, ito ay isang kondisyon na nagkakaroon ng damage ang ating kidney or paghina ng ating kidney function more than 3 months. So, ang batayan natin ay more than 3 months. So, dito natin makikita sa ating diagram na ito, makikita
makikita natin ang isang nephron. Tayo ay may isang milyong nephron na makikita sa ating kidney. Itong nephron ay nagkakaroon ito sa loob ng glomerulus or tubules. Yung glomerulus, ito ay ating kinukonsider na isang bahagi na maliit na salaan ng ating kidney. So makikita dito sa bahagi ito ng ating nephron, ito ay isang healthy nephron. So ito ay isang nephron ng maganda ang function ng ating kidney. Dito naman sa kabila, makikita mo ang scarring o pagkakaroon ng hindi magandang function ng ating kidney. So makikita dito maliliit ng ating tubules at nagkakaroon na ng scars ang ating maliit na salaan. So pag ganito, marami tayong makikitang mga komplikasyon sa ating mga pasyente. Ano yung mga markers ng kidney damage? Kasi hindi naman lahat may nararamdaman. So ito ang mga markers ng ating kidney. So simple lang naman, usually ang ating pwedeng i-request sa ating mga pasyente, no? Isang simpleng laboratory test like ang urine natin, makikita ang albumin or protina sa ating ihi. Pwedeng ring magkaroon ng blood, urine sediments abnormalities, electrolyte abnormalities. Yung histologic abnormalities, ito makikita kung mag-perform tayo ng kidney biopsy. Yung abnormalities naman by radiographic studies, either X-ray, makikita natin doon ang mga kidney stones, and ultrasound of your whole abdomen. So makikita natin kung ano ba kalaki ang ating mga kidneys. Usually, ang ating size ng kidney as nasa 10 centimeters, yung haba, yung ating thickness is 4, at yung kalapad ng ating kidney is 6. So, pag maliit na po yung ating kidney, maninipis na po ang lining, dun po natin makikita na meron na po tayong chronic kidney disease. So, ano ba itong forever ba to? Oo, meron po tayong forever sa chronic kidney disease. Ibig sabihin, pang matagalan po ito. So, ibig sabihin, pag meron po tayong chronic kidney disease, hindi na po natin maibabalik ang dating function ng ating kidney. Ibig sabihin, irreversible po tayo. Pwede po nating dahan-dahan ang pagkakaroon ng pag-decrease ng ating function, but hindi po natin ito ma-completely cured with medication. Kaya nga po kami nag-aagarang magpapaliwanag kung paano natin ito maiwasan, kasi ito po ay hindi na natin ibabalik once na tayo ay na-diagnose na may chronic kidney disease. So, kaya ang ginagawa lang yung mga nephrologist, sinasabing, hindi agad-agad masisira, hindi kayo ma-dialysis, pero hindi kami makapromise na, ay, gag natin, di ba? Kasi wala ngang cure. Pwede lang to delay. Tama po yan, Doc. So, ano naman yung mga dahilan? Siyempre, alamin mo na natin yung dahilan para maiwasan natin na lumala. Okay, so ano nga ba ang mga dahilan ng ating chronic kidney disease na sakit? So, sa Pilipinas, no, ang according sa pag-aaral ng ating DOH, ang pinakaunang dahilan ng ating chronic kidney disease ay diabetes, which is 52.5%. Ang pangalawa is ang hypertension or uncontrolled na blood pressure, which is 22.5%. Ang pangatlo is glomerulonephritis, which is 12.5%. Yung glomerulonephritis ay ito yung pamamaga ng ating dalawang kidney. So usually ito nakakita kaagad pagbata pa ang pasyente natin. At karagdagang kaalaman lang, yung chronic kidney disease ay 8th leading cause of death sa Pilipinas. Ito yung statistics. So, nandito tayo, no, sa statistics ng ating pag-aaral ayon sa datos natin. Sabi ng datos, 1 out of Filipino every hour will develop chronic kidney disease.
and 2.3 million Filipinos have CKD as of 2016. So every year tumataas ang ating census according sa survey ng ating pasyente na may chronic kidney disease. At sabi nga nila, ang chronic kidney disease ay nauuwi din sa dialysis na tinatawag. So from 2015 to 2016 na datos, tumaas ng 13% ang mga taong may chronic kidney disease na nag-a-undergo ng dialysis procedure. So Dr. Mary Mel, going back dun sa causes, di ba number one diabetes? Kaya nga, ang diabetes, minsan wala silang nararamdaman, lalo na kung sa kidney na, di ba? So yun pala sira na. So, importante makontrol ang kanilang blood sugar. Of course, doon pa sa hypertension, sabi mo nga, uncontrolled. Eh, may inom nga ng gamot sa high blood. O bakit? Pero hindi controlled. That's why importante pa rin kayo magpa-check up para malaman nyo dahil maraming chance ka na hindi masisira. Ayan. Sige. So, ito pa mga risk factors na ito. So ito, importante to Doc Felma na malaman ng ating mga viewers, no? Ano nga ba ang ating risk factors for chronic kidney disease? Sino ba ang mga taong may higit na dapat malaman at kailangang magpasuri sa doktor? So yun yung mga taong may high blood sugar. So ito yung nga yung mga taong may diabetes. Next is mga taong may high blood pressure or uncontrolled blood pressure. Usually, pag ang taong may kidney problem, matitake ng tatlong medication na pangpababa ng blood pressure. Mga pasyenteng may heart disease or heart problem. Number four is, ito yung mahalaga nating risk factor ngayon kasi usong-uso si obesity ngayon kasi maski hindi tayo masyadong aware ng ating mga timbang. So, ang obesity ay may 2 or 7 beses na risk sa pagkakaroon ng sakit sa kidney. Ito pa, smoking. So, hopefully aware po tayong lahat na ang smoking po ay isang risk factor sa pagkakaroon ng chronic kidney disease. So, ito ay 30% ang risk sa pagkakaroon ng problema sa kidney. Kasi ang smoking kasi Doc Felma at ang mga viewers natin, para sa kalaman nyo, ito kasi ay sinisikip niya ang daluyan ng dugo papunta sa ating kidney. Kaya nagkakaroon po tayo ng problema. Ang next na factor is age more than 60. Ayon po sa ating pag-aaral, pag tayo po ay nag-iidad, umiidad rin po ang ating kidneys. So, syempre, pag meron po tayong more than 60 na tayo, hindi na masyadong maganda ang ating glomerulus tsaka tubules dun sa loob. And at the last, tumatanda na rin si kidney. So, tumatanda na rin yung mga parts niya. Ang next is family history. So, we'll ask kung may history ba tayo nagkaroon ng problema ang ating pamilya. Meron po tayong hypertension, meron po tayong diabetes. So, magpasuri po tayo sa ating doktor if there is a family history ng kidney problem. So, marami pang mga kaalaman ang ating pag-uusapan tungkol sa chronic kidney disease pagkatapos lamang ng ilang reminders. Super!
Welcome back sa programang Health Talk hamay ni Doc sa topic na chronic kidney disease at kasama ko pa rin si Doktora Mary Neal. So Doktora, like any sakit, meron talagang yung nararamdaman, yung signs and symptoms. So maganda itong diagram mo. So parang nakita na lang, alam na kaagad nila kung ano yung ibig sabihin. Pero please explain. Okay, so dito sa diagram na ito, mabilis nating maintindihan kung ano nga ba ang signs and symptoms ng ating mga sakit sa kidney. So, ang una-una dito, itong pagmamadas or tinatawag nating edema. Usually, nakikita natin ito sa mukha ng ating mga pasyente, nagmamanas sa kanilang tiyan at mga paa. At ang most common is ang sa talukap ng ating mga mata. Ito usual na nakikita every bumangon tayo sa umaga. So, bakit ba nagmamanas ang isang pasyenteng may sakit sa kidney? Ito ay dahil na hindi natin maipabalabas ang sobrang tubig or excess na fluid sa katawan. Ang next is palagi tayong nanghihina sa everyday nating trabaho. Next is yung poor appetite, walang ganang kumain. At kung minsan, pag malala na ang toxin at lason sa katawan, naduduwal tayo or nasusuka. At even nga sa ibang pasyente, 50% nagsisinok pag mataas na talaga ang antas ng kanilang lason or toxin sa katawan. Makikita rin dito ang decrease ang ating pag-ihi. So, pag hindi tayo masyadong umihihi ng marami, ibig sabihin, hindi nagpa-function ang ating kidney or pwedeng may nagbabara sa daluyan na ating ihi or namamaga ang ating kidney. So, dito makikita mo kung ang pasyente natin ay umiihi ng pula, ang color ng kanilang ihi, bumubula, or may nana ang ating ihi. Ang next naman is yung insomnia. Walang ganang or mahirap matulog. Ang hirap na tulog na ito ay nagkakaroon tayo ng mataas na antas ng toksin sa ating katawan. Ito yung pinaka-kailangan nating malaman, ang difficulty of breathing. Ito isang klaseng simptoma na may emergency or urgency na dahilhin ang pasyente sa hospital. Ito ay sa kadahilan ng pwedeng magstay ang tubig sa ating baga or pataas na ang antas ng ating lason or toksin sa katawan. O nalunod na dahil ng tubig. Ito rin na nasambit ko na kanina, yung pamumula ng ating ihi or bumubula ang ating ihi. Ito ay isang simptoma na sa early stage ng ating kidney problem. Ito ang itchiness. Usual ko po itong nakikita sa aking clinic. Palagi silang nangangati dahil sa excess na phosphorus. Ito namang sexual dysfunction, siguro curious din sila. Bakit nagkakaroon tayo ng decreased libido? Ito po ay sa pagkakaroon natin ng toxin or hindi kaagad na kukuha sa ating katawan. Ay, Dr. Mary Mel, meron din ako na-observe. Di sabi mo, konting ihi. So, na-observe ako niyan, na wala nang amoy yung ihi. Diba? Dapat may amoy. At saka, yung hininga. Yung hininga nila. Pag tumataas yung level ng ating toksin o lason sa katawan, yung lasa ay parang metal. Oh. Or may uremic breath na tinatawag. Diba na? So, parang may amoy. Amoy ihi ng kanilang breath. Makala nila yung ipin nila, pero okay naman yung ipin. Okay, sige. So, diba? Hindi naman lahat may symptoms, sabi ko. Oh, yes. 90% ay asymptomatic. Kaya kailangan po tayong maging aware. Kasi ang pasyente ay kung minsan, bakit tok wala naman akong nararamdaman? Pero mataas po ang aking creatinine. Ibig sabihin ng creatinine, ito ay isang antas ng chemical na hindi na ipapalabas pag meron tayong sakit sa kidney. So ito ay usual na nakikita sa pinaka-early stage ng chronic kidney disease. Kailangan maging aware tayo, hindi lahat may simptoma. Pero pag nasa late stage na tayo, lahat ng simptoma at komplikasyon ay nandun na sa'yo na hindi na natin maibabalik pa. So, totoo ba, Dr. Mary Mel,
kunyari may natira na lang 10% sa kidney mo, saka ka lang may nararamdaman. Yeah. Okay. Yes, totoo yan, Doc. Most of my patient nga na nakikita ko sa clinic, less than 10 to 20% na yung kanilang function ng kidney, wala pa rin silang nararamdaman. Huli na nating makikita. So, kaya doon, kailangan talaga ang impormasyon para sa kanila. Kaya yung binanggit mong risk factors, kung sino mga yon, dapat yun magpa-examine. Huwag antayin masira na yung kidney mo. Okay, sige. So, syempre may mga laboratory tayong, pero kanina yung simple lang, yung mura, yung urinalysis. So, ano pa yung ibang ginagawa nyo pag nagsususpek ka na? Okay, so pag tayo ay may risk factor or tayo ay napag-alaman na na may problema sa kidney, actually simple lang naman yung mga diagnostic test na mapag-alaman kaagad natin na may problema tayo sa kidney. Itong serum creatinine, ito ang chemical na tumataas ang antas pag tayo ay may kidney failure. Yung electrolytes po natin, pwedeng bumaba ang sodium dahil sa nag-i-excess yung water natin. Tapos pwedeng tumaas ang potassium kasi hindi natin ito mapapalabas sa ating kidneys. Fasting blood sugar, kasi ang diabetes ang number one cause or dahilan ng ating chronic kidney disease. So kailangan nating makontrol ang ating sugar. So kailangan nating malaman ano ba ang antas ng ating blood sugar. Etong urinalysis, ito ang pinakasimple at murang pwede nating gawin pag may nararamdaman tayo sa kidney or may risk factor tayo. Dito makikita kung meron tayong protina sa ating ihi. Ang protina sa ating ihi ang pwedeng early marker ng mga pasyenteng may diabetic nephropathy or kidney disease na ang cause ay diabetes. Nagkakaroon din tayo ng pus cells or nana na pwedeng magkaroon tayo ng infection. Pwede rin na nagkakaroon. Sir Mermel, itong urinalysis, available yan sa lahat ng mga health center. Oo. Yes. It is readily available. Oo. Libre pa doon. Libre pa. So, pwede talaga. Dito rin sa urinalysis, makikita kung namamaga ba ang ating mga kidneys. Nagkakaroon tayo ng red blood cells or dugo sa ating ihi. Ito namang whole abdomen ultrasound, ito ay isang mabisa at safe na pagkakaroon ng eksaminasyon sa ating kidney. Dito malalaman pag isa lang ba ang kidney mo or dalawa ang ating kidneys. Ang ating kidneys ba ay maliliit or may malaki tayong kidney? Meron ba tayong bara sa ating daluyan ng ihi? Or maliliit na ba ang ating mga linings, maninipis? Or mapuputi na ang ating kidneys? Dito rin makikita pag meron tayong kidney stones, bukol or cyst na tinatawag natin. Ang next is ang abdominal CT scan. So, ito yung CT scan. Pwede itong plain lang or may contrast. Pero usually, pag may problem na po tayo sa kidney at gusto nating malaman pag may bukol or ano ba yung location talaga na specific ng ating bukol, pwede po natin itong i-undergo ng abdominal CT scan. Pero kung minsan po, kiniklearance pa namin pag ginagamitan ito ng contrast. Ay. Ang next is ang kidney biopsy. Actually, hindi pa natin ito na hindi ito available ngayon sa Aklan. So usually sa mga malalaking hospital po ito namin pine-perform. Ito po isang klase ng proseso na kumukuha po kami ng laman sa ating kidney sa pamamagitan ng karayom. At doon natin makakita kung ano ang ating mga problema sa ating mga kidneys. So itong sa taas na ito na tatlo, yan pag may high blood ka, ino-order yan para malaman mo kung ano may diferensya dyan, di ba? So kasama okay. Pa natin sa mga blood chemistry, okay? Ang una-unang, paano ba natin maiiwasan ang problema sa kidney? Meron po tayong walong mabisang paraan para maging malusog ang ating kidneys.
Ang number one is ang pag-control ng ating blood pressure. Usually, ang normal nating blood pressure is 120 over 80. Pero kung may problema tayo sa kidney, usually kasi mahirap talaga silang i-control kasi maliliit na ang ating diluyan ng ating dugo doon papunta sa kidney. Ang target natin is less than 140 over 90. Usually, sila ang gumagamit ng mga tatlong klase ng pampabababa ng ating blood pressure. So kailangan natin yung inumin ang mga gamot, no, para hindi masyadong mabugbog ang ating mga kidneys ng matataas na blood pressure. Pangalawa is ang pag-control ng ating sugar. So ano ba ang ating target na fasting blood sugar? Ito ay nasa 80 to 130 milligrams per dl. And hemoglobin A1C is less than 7. So, sa pag-alam natin, ang problema sa kidney, ang pinakaunang dahilan is ang diabetes. So, kailangan nating i-control ang ating sugar. Ang next is, importante to, eat a healthy diet. And then, kasama nito ang pag-check ng ating mga timbang, no? So, dito isinusulong namin ang kumain tayo ng vegetables, fruits, lean meats, and fish, no? So, isa sa mga sinusulong naming espesyalista sa kidney ang kumain or ang pinggang Pinoy na tinatawag. So, ibig sabihin ng pinggang Pinoy, ang ating plato ay may iba't ibang bahagi ng ating pagkain. Tulad halimbawa ng 33% ng bahagi ng ating pinggan ay nanggagaling sa carbohydrates tulad ng kanin, lamang ugat at iba pa. Ito ay ang go foods. Ang next na bahagi ng ating timbang ay ang ating protein, which is 17% ng ating plato. Ito ay nakikita sa ating bahagi ng ating karne, no, mga meat products. Ang next naman is ang glow foods na nahahati sa gulay at prutas. So ito, ang gulay ay 33% and 17% ang ating prutas. So ito yung mga healthy na sinusulong natin sa ating mga komunidad. Pero pag meron po tayong kidney failure, ina-advise natin na mag-low protein lang muna sila. Kasi pag tayo ay may sakit sa kidney, hindi po natin kaagad-agad nasasala ang mataas na antas ng ating protein. Subalit, pag ang pasyente ay chronic kidney disease na nag-undergo na ng dialysis, isinusulong nating magkaroon sila ng mataas na protina sa diet. Bakit? Kasi pag nagda-dialysis na ang pasyente, kumukuha tayo ng 500 to 1,000 grams na protina sa kanila. So, para maiwasan natin ang protein energy malnutrition, we have to increase the protein in their diet. So, ano pa ba ang ating pwedeng isipin? Yung antas ng ating asin, no? Usually, isang kutsarita isang araw is yun yung rekomendasyon. Pero pag meron na tayong kidney failure, less than 1/4 teaspoon ang kailangang asin. We also have advice na mga alternative seasoning or natural seasoning sa ating mga pasyente. Iwasin po natin yung mga additive soy sauce sa ating hapagkainan. At yung process, oo. Pag may kidney failure po tayo, iwasin po nating magprito. Mas maganda po boiling na lang ang ating process ng pagluluto. Dr. Mary Mel, going back doon sa sodium, ang hirap kasi ang diet ng Pilipino, mahilig sa maalat. So, para kasama na rin yung wala ka pang sakit, iwasan na natin na maraming ng medyo maaalat. Kasi si at isa pa, Doc, oo. Isa pa, Doc, yung mahilig tayo sa fast food chain na pagkain at easy to prepare foods like noodles, canned foods. So, yun usually yung breakfast natin sa umaga. Itong mga pagkain nito is matataas po ang antas ng kanilang asin.
So hopefully, natural food lang po ang ihahain natin sa ating pagkainan. So yun nga ang problema dahil ang ating mga bagong generation ngayon, yun na palagi yung mga canned goods, yung mga easy to prepare, it's very high in sodium. So dapat bata pa lang sila, wag nang sanayin yung panlasa na maalat para ma-avoid natin yung pagtanda nila eh hindi na sila mahilig. Para to avoid yung masira yung kidney nyo, ha? Mahirap madialis. Ano pang ibang isang golden rule? Addition lang sa diet natin, so kailangan natin i-check ang ating mga timbang. So sinabi ko nga kainina na ang obesity ay isa sa mga risk factor na pagkakaroon natin ng problema sa kidney. So kailangan nating iwasan ang sobrang taba sa ating katawan kasi 2 or 7 beses ang ating risk na magkakaroon ng sakit sa bato. So importante i-check natin ang timbang or balanse ng sobrang taba sa ating katawan. I remember Dr. Merrimel, may refer ako sa yung obese, yung pasyente na normal lang. Yes. Except obese siya, 'di ba? Nasira yung kidney niya. Okay naman siya. Yes. Ngayon, buhay pa. Pero mataba pa rin. Sabi ko, eh medyo ano ka ha, kasi bata ka pa. Okay. So, pero ang next mong ipagawa sa kanya, Doc, is exercise regularly. Yun yung pwedeng makakatulong talaga sa kanya, sa patient natin, no? So, nire-recommenda natin na at least 150 minuto, no, ng moderate aerobic exercise or 75 minutes of vigorous intensity exercise per week. So usually yung moderate aerobic exercise, yung paglalakad or pagbebisikleta once a week ang pwede nating mairekomenda sa kanila. Pero kailangan po mag-ingat pag may problema na po tayo sa kidney, lalo na apektado ang ating puso. So mag-ingat po tayo kung anong klaseng ehersisyo ang gagawin natin. So ang next is drink adequate water volume. So we have to drink water or uminom tayo ng tamang tubig to keep our body hydrated. At kung physically active tayo or more exposed tayo sa water, mas maganda talaga uminom ng maraming tubig. So, yung rekomendasyon ng World Health Organization sa babae ay 2.7 liters. At sa lalaki naman ay 3.7 liters ng water. Isang base yun. So, usual yun is 8 to 10 glasses per day. Ang babae. Ang ating pwede nating inumin. At saka dapat yung tubig nila, pagising ka agad sa umaga, huwag na may matutulog na sila. O, para... No, siyempre, dapat early in the morning, refresh na kaagad. Oo. Okay. Ang pang-anim? Pang-anim is, ang importante sa lahat din, lalo na sa mga kabataan natin ngayon, is ang paninigarilyo. So, as a review kanina, ang paninigarilyo ay isang... risk factor ng pagkakaroon ng sakit sa kidney. Lalo na ito kung matagal na ikaw naninigarilyo. So we have to stop smoking to prevent stroke, heart attack, and other complication. So ang paninigarilyo ay may 20 to 30% risk na pagkakaroon ng problema sa kidney. Lalo na kung 20 to 70 cigarettes per day ang nauubos mo sa isang araw at matagal ka nang naninigarilyo. Kasi nga, ang sigarilyo, ito ang nagpapaliit sa daluyan ng ating dugo papunta sa ating mga bato. So, yung pampito. Ang pampito ay don't abuse the pain relievers and supplement. So, ibig sabihin, huwag tayong masyadong uminom ng mga pain relievers or mga anumang klase ng gamot na walang reseta sa doktor or walang payo sa ating mga doktor. Kasi ang pain reliever... Kasi ang daming ano niyan eh. Sa pain reliever, yung mga gamot sa rayuma... Oh, karaniwan kasi sa mga
pasyente ding may chronic kidney disease, may rheuma din sila eh. Kasi hindi nila agad-agad napapalabas ang uric acid sa kanilang katawan. Kaya kuminsan, ang over-the-counter medication, yun yung kanilang everyday na gamot sa kanilang mga katawan. So, ang mga gamot na ito, pag hindi tama ang dosage or hindi tama ang pag-inom, ito yung pag magiging magkakaroon ng komplikasyon sa kidney, lalo na yung mga herbal medication na hindi approved or mga gamot na food supplements na walang approved therapeutic claim. So kailangan talaga sumangguni tayo sa ating mga doktor. Mga example, ano nga ba ang ating mga halimbawa na hindi dapat nating abusuhin mga pain relievers, no? Kasi sa practice ko, ang usual kong nakikita na binibili nila over the counter without consultation sa dalubhasa or sa doktor ay diclofenac. Ang diclofenac ay hindi natin pwedeng abusuhin. Kailangan po may tamang dosage at kung paano natin inumin. Ang mefenamic acid, ito rin ay isa ring mga dahilan. Ibuprofen, no? So, marami pa po tayong pain reliever na hindi natin pwedeng ipang daily natin na iniinom. Lalo na ngayon, marami ring mga herbal supplements na lumalabas. So, kailangan talaga sumagguni tayo sa ating doktor kasi pwede itong mag-convert into nephrotoxins na pwedeng sumira ng ating mga kidneys. Pag may mga gamot or tayo ay may problema na sa kidney, kailangan pumunta sa doktor para isangguni kung ito bang gamot ay tama or ang dosage ba nito ay tama. Kasi kami mga dalubhasa sa kidney, meron po kaming sinasabi na renal dosage or tamang dosage para sa ating sakit sa bato. So, kailangan po talaga magsangguni para hindi lumala ang problema nila sa sakit sa bato. Anong last na golden rule? Ang last na golden rule natin is have a regular checkup. So especially sa mga pasyenteng may mga high risk or risk factor na magdevelop into a chronic kidney disease. So usually, pag meron tayong risk factor, pwede tayong pumunta sa ating mga doktor at kung mataas ang antas na ating mga creatinine, may problema yung mga urinalysis, pwede po tayong pumunta sa ating mga doktor na espesyalista sa kidney. Pag meron po tayong problema sa kidney, pag ito ay malala na, pwede ito nating tingnan every month or every 3 months. Pag meron po tayong lahi or family history ng kidney problem, pwede po tayong magpa-urinalysis every 6 months or annual, every year. Okay. So, ito yung last mong slide and then after this, sabihin mo rin ano ang ginagawa ng Philippine Society of Nephrology, Department of Health tungkol dito sa problema na chronic kidney disease. Ano tsaka yung programa? Okay, so ang chronic kidney disease ay maaaring maiwasan. Kapag tayo ay may tamang kaalaman at impormasyon sa ating sakit sa kidney. Hindi din lahat na may chronic kidney disease ay nauuwi sa dialysis. Kapag ito ay earlying nakikita at nalulunasan, nagkakaroon tayo ng tamang monitoring at mabisang gamot na pwede nating ibigay sa ating pasyente. Kaming mga specialista sa kidney or the Philippine Society of Nephrology ay kaakibat ninyo sa pagbigay ng programa lalo na itong month of March na nagse-celebrate tayo ng World Kidney Day. Tayo ay nagbibigay ng mahahalagang impormasyon, pangmalawakan na impormasyon tungkol sa sakit sa kidney. Meron din tayong mga ginagawang screening para early natin ma-detect ang problema sa kidney. Kaakibat din namin ang Provincial Health Office sa pagbibigay ng mga programa sa inyong lahat dito, especially dito sa province of Aklan.
Meron po tayong programang ginagawa sa Dr. Rafael S. Tumbukon kung saan meron tayong mga lectures and screening sa, ng mga fasting blood sugars and mga cholesterol screening. So, sa March 9, magse-celebrate po tayo ng World Kidney Day sa Dr. Rafael S. Tumbukon Hospital. So doon po natin inline yung mga activities natin sa pagpapahalaga ng ating mga kidneys. Meron po na kaming Zumba activities na ginagawa doon at 8 a.m. for the lahat ng mga taong gustong maging healthy ang kidney. This is a kidney health for all. So we have to move for our kidneys. So kailangan tayong gumalaw para sa ating kidney. We have also a lay forum or lecture on how to prevent the development of chronic kidney disease. Meron po si kami ring contest para sa mga dialysis patient kung paano magluto ng recipe na healthy para sa ating mga kidneys. So hopefully itong aming pagbibigay ng impormasyon sa inyo kung paano natin maalagaan ang ating kidney, ano ang ating pwedeng gawin para malaman kaagad ang mga warning signs and symptoms ng ating pasyenteng may chronic kidney disease at ano ang mga mabisang paraan sa pagsupo at pag-alaga ng ating sakit sa kidney or sa ating mga bato ay makakatulong para magiging aware tayong lahat sa problema natin sa ating mga kidney or bato. Thank you, Dr. Mary Mill. So, itong slide na ito, ginsummarize na yung 8 golden rules. So, ayan, nasabi na ni Dr. Mary Mill na all over the Philippines, ito project ng Philippine Society of Nephrology at saka Department of Health, kung paano may iwasan yung chronic kidney disease. So maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ni Dr. Mary Mill sa programang Health Talk Hambay ni Doc sa topic na World Kidney Day, more specifically doon sa chronic kidney disease. Sana marami kayong natutunan sa mga topic na ito, lalo na kung gaano kahalaga ang kidney o bato sa katawan natin. Ano-ano ang mga dahilan ng pagkasira ng kidney o bato leading to kidney failure? Pinag-usapan din namin ang 8 golden rules para makaiwas sa kidney failure. Ako ang inyong program host, Dr. Felma Rolo de la Cruz, sa muli nating pagsama sa susunod na mga segments. Again, thank you, Dr. Mary Mill. At sa inyong lahat, thank you din, Doc. Northern part of Antique, Bohol, through Sapra, Cable TV Network, at sa buong mundo nanonood through Facebook and YouTube channel. Salamat at good day!